Ayan guys, kung first time ka sa aking channel, no, ako nga pala ang inyong lingkod, Polisya ko, ang iyong online criminologist. At ini-invite kita, no, kung gusto mo ng more legal assistant para makakaroon ka ng access sa tawag at sa video call o anything na assistant, no, i-click mo lamang lang join para ma-assist kita. Hindi po kasi sapat yung comment lang. Maikli masyado yan. Matrabaho po, maraming detalye pong aalamin pagdating sa kaso, no. Yan. At i-click mo na rin yung subscribe at bell button, yung all, para ma-update ka kung kailangan sakaling. Hindi mo man ngayon kailangan ang assistant, malay mo later on, no. So itong video to ay pagkukwentuhan lang natin yung counting history ng ano ng penalty, no. Kasi I mentioned before sa history, no, ay simple lang ang batas natin. Napakadali. Kasi di ba dati ang mga namumuno ay dato or pangkat lang. Talaga, ikaw yung namumuno sa area nito, so ikaw na yung parang hari or dato. Hanggang ngayon, mayroon pang dato, no? Sa mga bandang Mindanao. So sila yung nag-i-execute ng penalty. Lalo, kasi parang mas matino pa noon, eh. Mas mabilis yung hustisya kaysa ngayon. Marami ng proseso. Hindi lang matagal ngayon, napakatagal. Dati, pag nahuli yung kriminal, patatawag, ililitis, parusahan agad. Ang tinatawag na tooth for tooth, teeth for teeth, ganun. Kung ano yung kinuha mo, hindi yung tatanggalin sa'yo. Ganun po dati, no? So may kwento nga niyan na medyo nakaka-intriga tong kwentong to, no? Siguradong marirealize nyo na talagang dapat ganun. Meron daw tatlong magnanakaw na nahuli ngayon na nagnakaw. So ngayon, ililitisin sila ngayon ng isang pangkat ng hari. So pinatawag ngayon yung tatlong magnanakaw. Magnanakaw 1, magnanakaw 2, magnanakaw 3. Para doon sila sa gitna ng bundok. Puro kahoy. Okay, pinatawag yung tatlo. So, nagugulong yung tatlo. Kabado na yung tatlo, no? Ang akala nila, eh, katapusan na nila. So, ngayon, sige, ikaw, magnanakaw number 1. Magnanakaw number 2. Magnanakaw number 3. Tumayo kayo dyan. So, bibilangan kayo ng hari. Ako hari. Bibilangan po kayo ng 5 minuto. Kailangan makakuha kayo ng prutas balik at bumalik kayo dito. Ayan, siguro naisip nila, ayun yung pinakaparusa sa kanila, no? Walang kaalam-alam yung tatlo kung anong parusa. Basta inutusan sila ng dato, ng kare, ng kumuha ng prutas. Sa loob ng 5 minuto, bumalik sila na may dalang prutas. O, yung sin magnanakaw number 1, ang bilis. So, nauna ngayon. O, sige, ikaw number 1. Ikaw ang nauna. Anong dala mo? So, ang dala niya ay bayabas. O, sige. Total, bayabas yung dala mo. Sige. Ipasok mo yan sa puwet mo. So, siguro maliit lang yung bayabas. Pinasok ngayon yun ng ano. Magnanakaw number 1. Sige, absuelto ka na. Tapos na. Ang bayan lang. Parusa sa'yo. Di ba? So, umalis na ngayon. Nasa lubong niya ngayon si magnanakaw number 3. Ang pasan-pasan ay durian. Nakatawa ngayon yung magnanakaw number 1. Tawa-tawa ngayon. Patay ka ngayon. Durian ang dala mo. Imagine mo yun.
kung yun ang durian ang daladala niya, no? So yan po ang kwento ng magnanakaw. Mas mabilis po ang parusa dati kaysa versus ngayon. At muli, no, ako po ang inyong online criminologist. Kung kailangan nyo ng assistant, mag-join lamang po kayo sa ating channel at i-click at mag-PM po kayo. So maraming salamat. Thank you for watching. See you again my next video.